Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin sa inyong cabin crew interview process. Lalong-lalo. So, if you wanna know kung ano yung mga yun, keep on watching! So, syempre, unang-una na dyan is being unprepared. Kung unprepared ka, sa resume pa lang, sobrang gulo na hindi mo siya na-prepare na maayos, yung tipong yung paper mo is gusot-gusot, girl, sobrang negative na yung impression na makikreate mo sa kanila. And kung wala ka nung picture requirements na kailangan nila, makikita doon na hindi ka talaga prepared para sa araw na yun. And also, kung pupunta ka doon na hindi maayos yung suot mo, na hindi mo finalo yung dress code na kailangan, girl, big no-no as in talaga. And for the second one is avoiding the conversation. Avoiding the conversation, it means na parang hindi ka masyadong into conversation sa kanila. Na hindi ka masyadong chatty. Though hindi naman masama na maging madaldal o sobrang chatty dun sa mismong interview mo. Kasi okay lang yun para mas makilala ka pa nila. Pero kung yung pagiging chatty mo or pagiging madaldal mo is wala nang pupuntahan and sobrang hindi na nakakatulong dun sa application mo yung mga topics na binibigay mo o na sinasabi mo sa kanila na sobrang layo-layo na, hindi na siya magandang pakinggan for them. So, kailangan yung conversation is lagi kang na doon, laging present doon kung ano yung personality na ino-offer mo sa kanila. Third one, being intimidated and lack of self-confidence. Isa yan sa mga bagay na sobrang dapat mong i-avoid. Kasi kailangan makita nila na confident ka talaga sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kasi once na nasa flight ka na at meron kang specific zone, it's just you and yourself. So, kailangan alam mo kung paano dalhin yung sarili mo, alam mo kung paano magkaroon ng self-esteem, at alam mo kung ano dapat yung gawin sa isang situation na ikaw lang yung dapat yung marap dun. Lalo-lalo na pag nasa interview ka na, kung hindi ka confident and wala kang self-esteem, walang magiging magandang conversation dahil sa una pala magsa-stutter ka na, sobrang magngangarag ka na sa lahat ng sasabihin mo. Dapat kasi pag yung confident ka, yung tipong nasa, halimbawa nasa kasunod ka palang ng line para magsubmit ng paper or ng pictures, dapat dun palang is, ano na, kayang-kaya mo nang dalhin yung sarili mo. Kumbaga, nadun ka na sa isang area na kailangan ma-impress mo na sila is just you and them. Yung parang dapat na picture na makita mo sa utak mo para malaman mo na, wait, eto na yon, ako na yon. Kasi makikita ka nila, nasa line ka palang, kita na nila kung handa ka or hindi. So fourth is yung fear of rejection. Yung fear of rejection, kasama yan sa dreaming big. Kasi kung takot ka na ma-reject sa isang bagay, and kung meron ka talagang pangarap na tingin mo is mataas na pangarap siya na gustong gusto mo, hindi ka dapat matakot sa bawat bagay na gagawin mo. Kasi kung takot ka for rejection, what if hindi ka nga makuha? Diba? Yun yung laging magiging nasa utak mo. What if di ako makuha? Sobrang negative nung magiging environment mo. So dapat hindi ka matakot sa rejection kasi in that way matututo ka. And it doesn't matter kung 3 times, 4 times, or how many times ka mag-apply. It doesn't matter. As long as you're not giving up on your dreams, it's okay. Kasi yung rejection is nandyan yan para turuan ka na mag-succeed towards your dream. Para makamit mo kung ano yung talaga yung gusto mo sa buhay. Kasi kung takot ka ma-reject sa isang bagay, wala na, dun pa lang is, kumbaga, nag-give up ka na sa dreams mo. Ayun. Pairing yourself with the other applicants.
Guys, everyone has uniqueness. Kumbaga, lahat tayo may unique attributes sa ating pangangatawan, sa ating ugali. May iba-iba tayong personalidad. So, kailangan i-accept natin yung fact na yun. All you have to do is tingnan kung ano yung bagay na meron ka at hindi yung bagay na wala ka. Kasi kung ano yung bagay na meron ka, yun dapat ang malaman ng mga nag-i-interview sa'yo. Ayun yun. Next is being rude. Yung being rude, hindi lang yun dun sa nag-i-interview sa'yo. Yung pagiging rude is kasama din sa co-applicants mo. Kasi kung halimbawa nasa isang linya kayo and sobrang taas ng ere mo, girl, na sobrang, yung alam mo yung overconfident ka and nakikita ng mga nag-i-interview na halimbawa nasa next ka palang na line pero malayo pala nakikita na nila na sobrang rude mo sa ibang tao. No-no na talaga yun. As in big no-no siya. Kasi makikita nila doon na doon pa lang na kaka-meet mo pa lang ng isang tao is ganino yung attitude mo. Paano pa kaya pag nadoon ka na sa mismong flight and iba-iba yung tao na makakasalumuha mo. Iba-iba yung culture, iba-iba yung nationalities, iba-iba yung pagsasalita at iba-iba yung mga opinions ng tao. So dapat doon pa lang makikita na na you were able to cope with everyone, with any nationalities or with any personality. Parang dapat marunong kang makisama. Isa pa sa mga kapagpapail sa'yo is kung hindi mo pinractice kung ano yung mga dapat na answers mo sa mga interview questions. Alam naman natin yung mga basic interview questions na talagang tinatanong sa mga interview. And dun pa lang malalaman mo kung ano na yung dapat na isagot mo kung paghahandaan mo. So kung handa ka sa mga answers na ibibigay mo and napractice mo siya, madali na para sa'yo na sabihin yun sa mismo interview process. Kung gusto mo talaga na mag-succeed sa mga bagay na yun, huwag mo gawin yung mga big no-nos para sa mga interview at sa cabin crew hiring process. So ayun guys, 7 things yun na hindi nyo dapat gawin para ma-fail yung application process nyo. Kung meron pa kayong mga questions at ibang suggestions, just comment down below, like this video, and share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much and bye!